Hello everyone. This is Freda Charity Vlog from Florida, USA. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, paki-subscribe po and paki-pindot na rin natin yung notification diyan para lagi tayong updated sa ating mga videos or mga update. And of course, wag na rin natin escape yung mga ads para mas lalo pa tayo makatulong sa mga nangangailangan. Okay? So, welcome back sa aking channel, Freda Charity Vlog. Okay, so ayun, isang magandang araw po sa atin lahat yan. At tayo po'y meron naman pong nakita na at may nakapagsabi rin po sa akin na talagang kailangan po niya ng tulong kasi sa kalagayan niyang ganyan. So ayun po, muli po Freda Charity Vlog, pa-subscribe po yan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe yan. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa kanyang channel is maraming salamat po. At syempre maraming salamat kay Ma'am Freda kasi napakarami po niyang natutulungan natin kababayan dito sa Pilipinas. So ayun, tara guys, alamin po natin yung kwento. Ito po siya. Ay kuya, kamusta ka? Okay lang naman. Anong ginagawa mo dito sa ano, kalsada? Kinakakitaan para sa sideline ka. Sa sideline. Tulad ng kinakaano ko yung pag-aas na sasakyan sa mga parking area. Sa parking area. May nag-aabot naman sa iyo. Pagkatataon na gano'n, may nag-aabot naman. Sa paglilibot-libot ko nito, napapagkakalang namamalimos. Ha? Bali, hindi ka talaga namamalimos. Hindi naman na. Oo. Yung ko sa yung mga naibibigay sa akin, tulong ng ano. Oo. Siguro, kaya nila binibigay. Hindi naman siguro iniisip nila na namamalimos ka. Siguro, kaya sila nag-aabot. Kasi naawa rin sila sa kalagayan mo. Pinangalang natin gan. Oo. Pero yun naman yan eh. Sana eh, para sa atin, ganun yung talagang sabi nito na hindi sa kanila. Pero, matanong ko lang kuya, anong nangyari ba? Ano ba yan? Inborn o? Overfatigue naman talaga sa trabaho noong ano. Na-overfatigue ka? Ayun po mga guys, si... Ano ang pangalan mo ulit? Ako si ano, si Jairo Agapay, kilala ko sa pangalan dito na James Carlote. Bali yun po siya, yung po yung kalagayan niya na overfatigue po siya sa trabaho kaya hindi na po siya nakapaglakad. Bali kanino galing to yung ano mo, wheelchair? Sa pang-araw-araw na lang din na ano. Paglalagay ko dito sa ano, yung mga naiipon dito pa na pag minakurso na lang akong halimbawa, pwede maging... Bali ito, binuo na lang itong wheelchair mo. Yung halimbawa gulong, binibili mo lang. Maintenance mo lang. Halimbawa, yung mga sobra-sobra sa pera na nakukuha ko, iniipon dito ko sa akong halimbawa. Bali, saan ka ngayon tumutuloy? Ay, kung ano, kung saan-saan lang ang din ako dito. Kung saan-saan ka na lang tutulog. Pero, ang pinipremis akong lugar, mga sitting area na gaya nga niyang, kung gusto ko nga namin, saan eh, harap ako ng CCTV. Ano man ang anomal yung mangyari. Bakit nasabi mo yung ganun? Bakit sa tagal-tagal mo ba dito may nangyayari sa yung hindi maganda? Nagkakaroon ng pagkakataon na nananakawan ako. Sa kalagayan mo na yan, ninanakawan ka pa? Ang mga kawatan mo, walang pili. Lalo na kung halimbawa, involved sa bisyo yung ano nila pag nanako. Oo. Grabe ano. Hindi rin natin masasabi kung makakapamili. Panahon talaga ngayon, wala nang pinipili. Dahil siguro sa hirap din ng buhay. Pero mali. Sa
Akala ko yan daw yung ano yung sinasabi nilang nakahula sa Biblia na sa mga huling araw ay makaka-encounter tayo ng mga tao napakahirap ng ito mo. Mm. Grabe ano. Ang tao nga na pala ko eh, James. Mga ano na ako, 38. 38? Mm. Kumain ka na? Medyo halos katatapos. Nakatapos mo lang. Ano na nga lang ulit ako sa... Yung paglilibot-libot mo, ang hinahanap mo yung mga parking lot. Parking area na talagang... Parking area. Pwede ako makapagan. Mabantayan yung sasakyan, binabantayan mo. Buti kaya hindi ka na ano, didisgrasya dito kasi nasa kalsada ka, highway. Tira-tira na nga lang minsan ng aksidente itong ano. Ah, na-aksidente ka dito minsan. Matabi itong ano, kaya nakapagpalit na ako ng bagong wheelchair. Yung kapapalit lang kasi nito, na-discharge. Ah. Dito ng ano, ng tricycle. Kaya, balit ko na ito ngayon. Yung kapapalit na ito. Papalit lang. Ito na lang yung pinuha ko dun sa wheelchair na nabangga itong dati ganito ang itsura mong gulong niya. Mm-hmm. E, tinatanggal ko yun para kung ito, mas yeah. mas maalwan siyang patakbukin. Mm-hmm. Kesa dun sa... Yung may hangat. Mas ayos nga yan. Eh, pag yan, napakalwan patakbukin. Oh. Ang tanong ko lang kuya, may pamilya ka pa dito? Nandito lang ang tatay ko nasa may parte ng iba. Kung umuwi man ako dun, yung pag may pagkakataon lang talaga na halimbawa meron. Ah. Bakit hindi ka umuwi nang wala kang dala sa kanila? Pwede naman sa, pwede naman ganun. Kaya lang parang mas nakasanayan ko na yung sa tuwing uuwi ako sa lugar. Ah, siguro nakasanayan mo nung panahong nakakalakad ka pa. Yun, yung marabagang yung mga gusto ko na hindi ko na kinakailangan hingiin sa akin. Ah. Gusto so, mo kaya na ano eh. Tumayo sa sarili mong pagsisikap. Hindi naman sa lahat ng panahon may mga tao tayo na pwedeng dependehan. Habang tayo nabubuhay. Dahil ang pinaka mas inisip ko nung magkaganito ako, yung kahit ako'y nasa ganitong kalagayan, mas inisip ko din yung pwedeng mangyari. Kaya na lang na nandiyan nga ang ano, magulang ko. Para kung isang araw, mawala na lang silang bigla na sa kanila ako nakatitin. Oo. Paano kung masasapatan nyo pang araw-araw ko, lalo na kung alam kong wala naman ako magtrabaho. Oo. May sasapat man lang sa sarili ko man. Pangay lang. Mm-hmm. Kaya simula nung magkaganito ako, pinag-aralan ko yung buhay na mag-isa na hindi aata sa mga tao. Alam kong pwede kong depende na. Oo, tama. Kumbaga sa ano, ayaw mong umasa din. Ayaw ko din na umasa. Hindi ko rin masabi na may pagkakato na sa kanila, sa mga magulang, hindi ko maasahan yung ano. Pero yung pag-asa ko parang sa ibang tao ko na lang din ako po. Halimbawa na nga lang kaya nga na nasabi natin kanina. Yung mga kusang bigay ng mga tao sa akin, parang doon na lang halos nagmula yung pag-asa mo na mabuhay na pag-araw. Sa pamamagitan ng awa na ibinibigay ng ilan. Siyempre, ganun talaga. Siguro naman, mabuting tao ka naman. Kaya, siyempre, may mga blessings na dumadating sa iyo. Pero masakit. Oh. Alam ko lang sa sarili ko. Hanggat ako yun nandito, kung ano pa man yung lagi ko, ang lagi ko na lang iniisip talaga, yung nidepende sa sarili ko sa tama. Yung gusto ko yung maging ano, yung maging parehas ako. Kung paano maging parehas sa akin ng kapwa ko, yun din ako. Oh. Ilan taong ka na pala kay James? Kuya, ano, mga 30. 38? Mga 39 akong January 7. Oo. Ano dati trabaho mo nung hindi ka pa ganyan? Sa construction ako. Ah, construction ka.
Ano yung na-overfatigue ka, yung ang tinira sa iyo, yung ano, yung balakang, yung likod? Ito talaga, mula sa top, yung anong yan, ang hina yung pinaka-spinal cord. Ah, humina. Siguro may nabali dyan. Siyempre, sa construction. Sabi man nung ano, nung tumingin sa akin, wala naman akong bone fracture. Ah, wala. Nagkaroon lang ako ng komplikasyon sa ugat at muscle, tapos nakadagitirin siya yung sa maghapong pagod, tapos bigla ng mahal. Ah, naliligo ka. Aksidente lang naman ako nabasa ng ulan nung ano, nung panahon. Nagbibisikleta lang kasi ako pauwi. Tapos biglang gano'n na nangyari. Bila akong inaabot ng ano, malakas na ulan. Parang sinadyaw. Ano? Oo. Ano yung nang naramdaman mo nun, nung ano na yun? Nanghina ka hindi na? Naman as hindi ka na makatayo? Ang nangyari lang sa akin, natatandaan ko, last na araw ko sa construction, August 11. Sa buong buwan ng August na yun, doon ko unti-unting nararamdaman na nanghihina ako. Pero talaga totally nanghihina ako yung mga by September. So, September 28 yun ang pinakatanda-tanda ko na hindi na ako nakalaban. Year 2005 yan. May mga kapatid ka, kuya? Sa yung isa, nasa ano, nasa may parting labo. Parting labo? Yan nakakapangasawa. Babae, yung, lalaki? Yung bunso namin babae. Yung mga kapatid mo, hindi ka ano tinutulungan na... Dalawa na lang kami. Ah, dalawa na lang kayo. Bali, may pamilya na yung natitira na kapatid mo. Meron. Yung isa kasi yung sumunod sa akin, pinatay. Ha? Pinatay kasi yung ano, yung isang na kapatid ko na lalaki. Ba't? Anong nangyari? Ano naman yung pinatay naman? Dahil sa mga ano. Pinagtripan? Ano nila dahil sa modus operandi. Kaya ganun. O, ang pinakademic ko nga eh, saksi daw yun sa isang ano, nakawan. Kaya nagkagano. Kaya yun, siya yung napag-initan. Pinatay siya ng mga ano, kawatan. Kaya sa mga bagay na ano, ganyan ang hirap din na ano ba, makasaksi ka lang ng isang napakasamang krimen. Pagtistigo ka. Pag ikaw alam na nakakakita, wala. Yun ang gagawin sa'yo. Huwag lang masira yung kanilang reputasyon. Oo. Nalaos. Pero yung mga magulang mo, kung ano pa, andyan pa si mama, papa mo. Ano na lang, tatay na lang anahin ka. May edad na rin. Nag-iedad ngayon ng ano, 58. Pa senior na rin. Yung mama ko, tagal nang patay, mga nasa edad siya ng 39 nung mamatay. Kaya pala. Gaano kahirap yung ganitong sitwasyon na dito ka lang sa kalsada, tapos kung saan ka abuti ng gabi, doon ka lang? Totally, napakahirap. Pero kung susukuan mo ang ano, ang isang bagay na nag-umpisa mo ng pagsikap, Talagang gagawin mo para mabuhay ka man. Oo. Kumbaga, sinabi ko, kung hindi ka kikilos para sa sarili, walang mangyayari. Kumbaga sa ano, wala kang karapatan sumuko ano sa buhay. Yun na lang din ang talagang halos itinuturing kong mission ko sa buhay. Oo. May pagpatuloy na lang yung mga kung ano yung dapat gawin para matuloy ka mabuhay. Ay, matanong ko lang, nung ba ako magkaganyan, may asawa ka o ngayon may asawa ka ba? Nagkaroon lang ako ng mga ganyan, kasintahan. Ay, kasintahan. Pero itong 2017, nagkaroon ako ng living partner. Nagsama lang kami ng halos isang taon. Ngayon, parang may hinanap siya ng isang luho na kasi agad-agad na ibigay. Bakit? Parang napangakuan siya ng ano, ng isang bagong kakilala na kung ano man yung mga bagay na hindi ko pa inibigay. Kaya nangyari, ako yung nawalan. Oo. Bakit ganyan yung sitwasyon mo, ganun na nangyari, di ba? Pumasok siya sa buhay mo, dapat tinanggap ka niya ng buo. Noong una, ganun yung pangako niya na
walang magbabago kahit anong mangyari. Sinabi niya na kahit anong mangyari, saan ka man pumunta, susundan kita. Saan kita natagpuan, doon kita hahanap. Dumaan ang tatlong taon, hindi ko na siya nakita talaga. Tatlong taon kong ano, dinanas yung pag-iisa na ganito na lagi ko siyang ano, minsan pag kami paidlat lang talaga na naalala kung kumusta na kaya siya, kaya naging buhay niya sa kanya. Kasi may mga iba't iba bagay na namabalitaan sa kanya na napakahirap naman paniwalaan, lalo na hindi ko na ipinita. Oo. Mahirap talaga yung mga ganong ano. Matanong ko lang din kaya sa buhay, ano yung may pinagsisihan ka ba, ganyan? Siguro yung mga ano, kasalanan din na nagawa ko nung kalakasin. Maging ano-ano sa'yo, naging aral na. Para, kung kailan nga ni, kung kailan ka na ganito na. Nagkaganito, saka mo lang maiisip kung ano yung mga bagay na masama. Na nagawa mo dati. Sabi nga ng halos yung mga taong nangangaral sa akin. Sa ngayon, hindi mo pa maiisip yung mga bagay na sinasabi namin para sa iyo na pwede. Pero darating yung araw na halimbawa kung ano pa ba yung mangyari sa iyo, doon mo maiisip kung ano yung tama at kung ano yung mali. Sa madaling salita, nasa uli ang pagsisisi. Nandun na yung ano. Kaya dapat, habang maaga pa, itama dun yung pa mga... Lang, ano, dun pa lang dapat na pagkakamali. Wala pa ako sa kahit na gaya nito. Ay naisip ko na yung mga bagay na dapat ay muunto pa na bago. Oo. Sa araw-araw mo na ganito ang ginagawa, sa pagkain, nalilipasan ka hindi? Sa ano naman, sa pagkain, may pagkakataon na kapos ako sa ano, sa pera, pero sa pagkain, na andyan lang. May nag-aabot? May mga nag-aabot-abot. Oo, buti naman. Kaya yun lang, isa pa din yung sa pinagpapasalamat ko yung mga tao na pag tinanong, bro, o kuya, kumain ka na ba? Ito may pagkain. Oo. Yung agas yung kita, yung mga may dumadaan-daan sa kalsada. Minsan, mga sasakyan na galing dun sa establishment kung saan nagbabantay ako ng mga sasakyan na binagaan. Yung bago man lang sila lumabas sa establishment na yun, nagtay-take out sila ng pagkain para sa para bibilang buong ano-ano. Talagang dinadalhan kanila. Kahit pa naman dun sa huling parking area na kinarabawan ko, ganun na nangyayari dun sa mga ano, ginagawa sa akin ng mga customer. Ang establishment na pinagbabantayan mo. Grabe ano, buti na lang may mga tao pa rin talagang mabuti ang puso. Totally, yung matulong sa kapwa. May 8 taon na akong ganito pala, boy. Napasabak sa iba't ibang. 8? 8 taon na akong. Tagal mo. Ikot lang dito sa dait. Paraket-raket na akong. Unang dinanas ko, noong maging palaboy ako, sumubo ako sa pagtitinda-tinda ng uling. Uling? Uling yung ripat-ripat. Oo. Pangalawa, noong umalis nga ako dun sa lugar kung saan ako nag-ano, tinda-tinda ng uling. Napunta ako ng isang bar, inampun ako ng isang may-ari ng bar. Ginawa akong taga-tingin-tingin ng area niya, tapos hanggang sa naging ano, naging operator ng kanyang video, okay. Naging cashier. Cashier ako. Kaya lang, nagkaroon ng di maganda pagtingin sa akin yung may-ari nung establishment na pag kinalaan ako. Oh, napagbintangan ka. Napagbintangan lang din ako kasi nga totally hindi naman ako yung ano, yung gumagawa ng kanot yung mga kasama ko. Kundi parang ako yung natinignan doon sa mga ginagawa ng mga kasama ko. Ibig sabihin may nalalaman ka na hindi ka nagsalita. Hindi na ako nagsalita kasi
Bilang ano ba, parang... Kumbaga, ang parang nangyari, itinolerate mo yung ginagawa ng kasamahan. Yung ano yung nangyari dun sa mga kasama. Na hindi ko alam na ako yung mapapasama bala. Oo. Ako yung natinihinga. Kasi, iniisip na nga ni, sa'yo ko pinagkatiwala yung lugar, tapos bigla na lang magkakaganon. Dito lang din yan. Sa ano, sa... Dito lang din sa dahil sa may barangay Bagas. Ah, sa Bagasbas. Diyan na ako nakadaan. Lumalipat na ako dito sa ano, sa sentro ng daet. May mga bar na din ako natatambay-tambay yan. Hanggang sa doon ko natutuhan yung pag-a-assist sa akin sa mga parking area. Oo. Gaya ng Jollibee, yung ano nga yan, yung HP. Saan-saan. Hanggang sa nagtatlong taon ako dito sa may lugar ng Albinos. Tatlong taon akong ano, naging parking boy dyan. Hanggang sa nagkaroon ng ano, ng di magandang pagbibintang lang din, kaya para walang gulo. Bilang pakiusap nung asawa nung ano, nung isang may-ari ng maliit na tindahan. Kung baka kaiwas ako, umiwas na lang ako kasi nasa critical condition yung babae. Anytime na halimbawa ang patulan ko daw yun at atakihin ng high blood, pwedeng maging kasalanan ko yung ano, yung maaaring mangyari sa kanila. Ba't ganun? Ano, nakikita na nilang ganyan yung kalagayan mo, pero yung may nasasabi pa rin sila yung sa ano, pero hindi natin alam natin yung na... may baka, mga may, baka kasi may mga pinagdadaanan din sila sa buhay nila na hindi natin alam. Kaya siguro ganun din minsan. Meron kasi minsan na sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, parang gusto nilang humanap ng damay. Yung bang pag nakita nilang si Ganito, gumiginawa, tapos sila halos nakikita nila yung sarili nila na dumurog. Parang gusto nilang idamay yung gumiginawa. Sabi, ano yun? Ako lang, ang pwede mo, ano, tumupog na ganito. Parang gusto nilang sabihin na gano'n. Kailan sabi ko, ano? Ano, parang napaka-unfair naman sa taong ganito. Grabe naman yung gano'n, dapat inintindi na lang nila yung kung ano yung kalagayan mo. Kitang-kita naman nila yung hirap. Hindi mga tao nang di kaya minsan ang iniisip yun yung kalagayan mo. Kung ano lang yung talaga para sa ano. Ano yan? Paano ka yan sa araw-araw? Talagang araw-araw ka? Wala? Parang kumbaga sa trabaho, may day off? Ang pinaka nagiging day off ko na lang pag yung halimbawang nagawi ako sa lugar namin. Ah, pag nagpapasyal ka, pawi sa inyo? Yun na lang, ang pinakahalos nagiging day off. Ang bukod sa tahimik na lugar, tabing dagat, pag nandun ka, doon mo may papahinga ng maayos. Kaya nga, nauwi na lang ako doon. Halimbawa, pag may pagkakataon na talaga alam ko na, meron at meron ako na may sasapat din sa atin. Buti, di ba sa ganito, sobrang init, buti hindi ka nagkakasakit. Nagkakaroon ng pagkakataon na gano'n, kaya lang. Pagramdam ko na yung kasing gano'n ang ano, napahinga ka. Natapatan ko na lang ng ano, halimbawa, tubig na lang na. Kasi turo sa akin ng ano, natatay ko nung time na, ano, pag may nararamdaman din siya na kakaiba sa katawan niya. Tubig na lang. Na lang sa ano, sa tubig na. Kasi ang tao, pag nasasapatan lang sa tubig, nakakapag-water therapy. Napakalayo daw ng tao sa sakit pag ano, nasasapatan ng tubig ang katawan. Kasi minsan, pag kinukulang ako sa tubig, gano'n na nangyayari sa akin. Kaysa, mas maganda talaga ang water therapy kasi, kaysa sa gamot, kasi ang gamot, pangit din sa katawan. Nahalos yung kumbaga, kung nasanay ka na sa gamot, hanapanapin na ng katawan. Hanapanapin na ng katawan mo ang gamot. Pagamat ako, nag-take din ng medicine, hindi naman parang maintenance, kundi yung pagpakalma na lang. Once na kumalma na yung ano, saka ako binabanata na yung ano. Tingnan mo, grabe ang init, oh.
sa yung binabantayan mong parking lot, ano yun? May silungan ka naman, wala. Yung sa ngayon meron, pero yung una wala talagang. Ulanin initin ako dun sa ano, dun sa unang. Napakahirap ng ganyang sitwasyon. Ulanin initin ako dun noon. Pero ngayon, halos ano man na siya, may bubong din siya, parang ganitong gusto eh. Pero nung isang araw pa kita hinahanap, kasi nakita kita dati, nung nasa tricycle ako nun, yung nagtutulak ka nga lang yan dyan sa gitna ng highway. Yan, sabi ko, hanapin ko nga ito sunod na araw. Hinahanap kita, maghapon ako nag-ikot-ikot dito. Wala akong nakita ng Kuya James. Hay ko, nasa na kaya yun? Iniisip ko baka umalis ka na dito eh. Naglipat ka ng ibang lugar. Ipagkakataon na talaga. Nandiyan lang ako sa may saan may ano yung sa may police station dito sa may looban sa may Police station. Yan ang pinakatambayan ko pag ganitong araw o kaya minsan nasa Agri Sports Center ako. Ipagkakataon na maghapon ako dun tulog, nag-charge ng cellphone. Pag nabas ko dun sa ano, sa establishment na yun, hanap na ako ng area na ano na pwede kong mabantay-bantayan. Yan ang parking area na yan. Pag halimbawa pagkatapos sa mga parking area na yan, minsan sinusubukan ko sa isang ano, lugar na ang hinahanap ko naman establishment na walang gwardiya. Bakit pag may gwardiya, bawal, pinapalis ka? Sisitahin ka dyan kasi gaya nito. Halimbawa ito, walang gwardiya. Pwede mong tanungin ang ano, ang management ng ano, kung pwede kang pumuesto dyan, kung magbukas-bukas ng pwesto. Pag pumayag ang ano, halimbawa, pag nakita ka dyan ng ano, ng management na nagbukas-bukas ka ng pwesto, tinanong ka. Eh, kailangan lang po ng ganito. Na, medyo zero ako ngayon sa ano, sa lugar kung saan ako nag-ano na aas. Ano. Pero hindi naman asking talaga. Nagbababad ako ng ganito dito. Kasi pang ano lang, pang tapos halimbawa bukas sa pagkakumaga. Oo. Maka ano lang ba, yung maka survive lang. Makaraos lang sa isang araw. Okay na yun. Eh yung ano, yung establishments na yun. Pinayagan ako na pumuesto ako doon kasi nga, kung yung ibang pumupuesto doon, napuesto nga natin. Pero sa humihingi ng ano, nang limos dun sa mga customer, yung ang daming ano, ang daming na di-discourage na customer. Eh nung makita nung anong yun, nung establishment na yun na saan, parang ano lang, parang ang ano ko lang iyong mag ano lang sa mga pusang loob na lang na ibigay na yung ano. Doon nila ako talaga pinayagan. Kasi doon nila nakita na itong taong to, hindi pwersahan kung magano, kung magano sa tao, yung maghingingain. Talagang gusto mo yung magsiservisyo ka. Yun ang ano ko. Kumbaga. Kapalit ng ginagawa akong servisyo. Bahala ka kung may magbigay ka o ano, basta ang sa akin lang. Kung may ano man, kung may magbigay man ng ano, okay lang yun. Pero kung wala, okay lang yun. Kaya nga na sinabi ko, gusto ko yun, halos parehas lang. Sa kung paano maging parehas sa akin ang kapwa ko. Balik kayo James, pinapaabot ni Ma'am Frida itong kahit konting tulong sa iyo. Yan. Kasi di pa naman alam ni Ma'am Frida kung ano yung kailangan mo, kaya yan lang muna ang pinabibigay niya. Kaya gusto niyang... Ako kasi yung inuutusan niya dito, ako yung vlogger niya dito, pero sa kanyang account to, sa kanyang channel to, Freda Charity Vlog, yun, yan. Ma'am Frida, kung nasaan ka man po ngayon at ano man po ang ginagawa mo, nagpapasalamat po ako sa konting tulong na ibinigay mo sa akin. Ito, sa ngayon, ato paano, kalaking bagay na rin. Maraming salamat po. Sana po, may mga bukod sa akin, may mga matulungan pa po kayong tao.
Maraming maraming salamat po. Yan. Sige po, God bless po. Ingat po kayo palagi. Yan. So ayun po si Kuya James, yun po yung ano kwento niya kung bakit siya nagkaganito. Yan. Bali Kuya James, ako yung tao dito ni Ma'am Frida para maghanap ng mga pwedeng tulungan at syempre yung deserve tulad mo. Syempre sa ganyang katayuan mo, siguro baka sa sunod nakabalik din kami kaagad. Ha? Saan ka lagi na po ito? Yan lang ako lagi sa may ano. Yan ang pinaka-totaling address ko dito sa may... Ay, yung police station dyan. Yan sa may ano, yung mga... Kahit yung mga traffic enforcer na yan, hindi nyo mapagtanungan ko saan ako lagi nakikita. Sila nakakaalam ko saan ako lagi nakikita. Oo. Sila lang din yung lagi nakakapag-sabi ko saan area ako at lalagay dito. Yun po, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong tumulong kay Kuya James, magpaabot ng tulong kahit kunting halaga lang po is mahalaga na po yun sa kanya. Guys, nga pala na pag-usapan namin ni Kuya James, kung hindi ko lang nasama sa video na, kung gusto niya yung grocery o kung ano, eh ang sabi niya, pera na lang kasi wala naman siyang maayos na natutulugan. Kasi kung grocery nga naman, wala siyang paglalagyan. Yun. So ayun po, muli po, Freda Charity Vlog, pa-subscribe po, pa-support po ng kanyang channel. Yan. Maraming maraming salamat po Ma'am Freda sa kabutihan po po. Yan. Na makatulong po dito sa kababayan natin sa Pilipinas. Yan. And God bless po. Mag-ingat po, po kayo. Mag-ingat po kayo parati. Maraming maraming salamat and bye-bye po.